Sa ilalim ng pamumuno ni Angeles City Mayor Edgardo Pamintuan, nagpatupad siya ng mas estriktong batas tungkol sa trapiko na nagresulta ng mas mataas na bilang ng mga nahuhuli. Base sa latest data na isinumite ng Angeles City Traffic Development Office o ACTDO at ng Public Transportation Regulatory Office o PTRO, may mahigit 9,000 mga violators ang naitala simula noong buwan ng Enero ngayon taon. Ayon kay PTRO Head Rennie Mariano, kadalasang mga motorcycle riders ang nahuhuling lumalabag ng batas trapiko sa lungsod. At dahil sa mas estriktong pagpapatupad nito, nalimitahan din daw ang carefree ng pagmamaneho ng mga motorcyclists. Ayon naman kay City Traffic Czar Danilo Concepcion, mas naging estrikto rin daw ang ACTDO sa kanilang implementasyon ng No Helmet, No Travel Policy at ng obstruction ng mga daan na humantong sa mataas na bilang ng mga nahuhuli at towing o paghatak sa mga abandonadong mga sasakyan. Lumabas naman sa statistics na may mahigit 4,000 mga violators ang nahuli. Umabot naman sa 999 violators ang nahuling nagmamaneho ng walang helmet noong nakaraang buwan. Ito ay mas mataas kesa noong buwan ng Hunyo na umabot sa 949 lamang. Kasama din sa listahan ng mga pampublikong transportasyon na nakadalasang nahuli ay ang mga truck, tricycle, public utility jeepneys at mga privately owned vehicles. Ang madalas naman na dahilan ng mga paglabag ay kakulangan ng lisensya, kakulangan sa mayor's permit, invalid ang registration o ang lisensya at marami pang iba. Dahil sa mga penalties at multa na nakuha mula sa violators at mga paghuli sa mga lumalabag sa batas trapiko, nakakolekta na ang pamahalaang panlungsod ng 2.8 milyong piso. Dagdag naman ni Concepcion, patuloy pa rin ang pagpapabuti ng lungsod tungkol sa traffic conditions nito. Maliban sa traffic law enforcement, kasalukuyan din pinapaunlad ng lungsod ang kanilang traffic education, engineering at experimental traffic schemes bilang hakbang sa pagpapabuti ng daloy ng trapiko sa Angeles. Ang pagkakaroon ng mga steel barriers sa ilang key traffic locations sa buong lungsod ay nakatulong umano sa pag-iwas ng mga nagmamaneho na mag-counterflow. Nakatulong din daw ang Abakan Loop sa Robinsons at ang Abakan Bridge na maibsan na matinding traffic papunta at mula sa Marisol. Para naman kay Mark Lester Gatbonton, planning officer ng ACTDO, nabawasan din daw ang illegal parking noong inimplementa ang towing sa mga illegal parked na sasakyan at mga signages na may no parking. Nabigyang impormasyon na rin daw ang mga tricycle drivers na manatiling nasa side lamang ng daan at hindi sa main highway. Ipinabatid naman ni Mayor Pamintuan na ang mga numerong isinumite sa kanila ay nagpapakita na ginagawa lang lahat ng kanilang traffic management ang kanilang makakaya upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa daan. Subalit malungkot din daw sila sapagkat madami ang mga motorista ang ayaw sumunod sa batas na nakasaad sa kanilang traffic code. Dagdag ng alkalde, ayaw niya na magmistulang Manila ang lungsod kaya nais nila na maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko. Ito rin daw ay paghahanda ng lungsod para sa mga darating na taon at ang maaaring epekto ng mga bagong sasakyan at ang mataas na bilang ng mga pasahero. Ito po si Joy Diwa, nag-uulat para sa News 3.